hindi naman natin pinagbabawal na, sabi ko nga, pwede naman hong pumunta yung lalaki, sama nyo yung girlfriend nyo, sama nyo yung mahal nyo sa buhay na babae. Mm-hmm. Encourage her to join because this is for women talaga. So, my pride is knowing that a lot of women have come back and come back every year because this was their first run 5 years ago, 3 years ago. Kumbaga sentimental to for them. And I even had a father tell me a week ago in another run, sabi niya sa akin, Pia, I just want you to know, yung daughter ko na high school, first run ever niya, itong Pinay in Action mo. And sinundan pa yon, and ngayon nasa college na siya, and grabe yung self-confidence niya na nakuha niya from the run. So, bago nag-run, sabi ko, bear with me, I just want you all to remember na itong pagsali niyo sa Pinay in Action Run, hindi lang ito accomplishment sa pagtakbo, kundi this is showing the world, showing other women na they can also do this. Kasi for a lot of women, pag may na-achieve kang physical, isang bagay na it requires physical stamina, alaki ng positive effect yun sa buhay mo, di ba? In the same way na we were talking about, when you see Manny Pacquiao fight, alam mo yung hirap na dinanas niya to get there and to win. So, ganun din for women to cross the finish line. Alaki nung effect sa kanila, and that's why sabi ko nga, running is symbolic of an empowered woman kasi she takes control of herself, she has to train to do that, and then she has to get herself through that run. Kumbaga, parang siguro sa inyo, sa'yo, Senator, parang it was a given na eh. Pero alam ko, para sa karamihan ng mga kababaihan sa Pilipinas, hindi nabibigyan ng ganitong klaseng opportunity. So, napakalaking bagay siguro talaga itong Pinay. And I realized that. I did not want women to think na yung mga katulad lang ni Senator ang may kaya niyan kasi alam nilang maraming nakakaalam na matagal na akong athlete. So they'll say na, dati ka pa athlete eh. So sabi ko nga, ako inamin ko dati pa ako athlete. Again, because of my upbringing sa family, no? Encourage kami mag-sports. So sabi ko, pero gusto kong malaman nyo na it's never too late to start. So marami dyan na nag-start tumakbo. In fact, yung idol ko, isa siyang, kung di ako nagkakamali, 37 years old siya nung nag-umpisa siyang tumakbo. Tapos magpo-40 na siya, sumali siya ng New York Marathon, nanalo. So, marami all over the world. Nanalo, world-class level yan, ha? So, I share these stories with women. And then, maiba ako ng konti, magbibigay ako ng another example of women empowerment. I took the time to tell the women na, by running, you also break barriers. Some people still think na may hangganan ng kakayahan ng kababaihan na hindi niya kaya gawin ng ibang nagagawa ng lalaki. Of course, may muscular difference yan, ano? Same kind of training, same everything. Malamang kung sa takbo lang, matatalo ang babae kasi physically hindi kami pareho. But you cannot apply that to all aspects of life, di ba? Katulad sa pagtatrabaho, sa talino, pare-pareho naman po tayo, di ba? Now, anong significance ng running nun? I want to share this example with you. If I'm not mistaken, it was in the 1970s. Boston Marathon, one of the most famous marathons in the world, no? Used to be for men only. Bawal ang babae. So, ang ginawa nitong isang babae, nag-register siya, hindi niya nilagay yung full name niya, parang nilagay niyang dot, kumbaga ako Pia. Nilagay lang P, period. Ganon. Tapos, nagsuot siya ng sombrero para hindi makitang babae siya. At some point during the race, napansin na babae siya, some of the men tried to force her off the course. And pero I think may kasama siyang, hindi ko alam kung boyfriend niya or friends, dinefensahan siya, naka-finish siya, naka-finish line siya. So this woman broke barriers for other women athletes. In fact, the Olympics only had their first marathon for women in 1984. Can you imagine? 1984, no? Parang, late na actually, college na ako nun eh. So women... breaking down barriers for women happens even in sports. And I think it's very significant kasi sa sports, very visual eh. So if women can break barriers of sports, I tell them, we can break barriers in other aspects of our life. And if you may allow me, I really want to share this one example. Why is it important to break down barriers? Kasi may discrimination pa rin eh, even though we live in a modern world eh. Magugulat kayo at sabihin niyo sa akin if you know this, that a college graduate na babae and a college graduate na lalaki, 4-year course, may board exam, ang kikitain ng babae, 10,000 pesos less than men. Tama ba yun? Parehong college graduate? But I'll tell you now, that is the structure of our government salary standardization law. Would you believe it, ha? And let me explain lang. Historically, professions na dominated ng women, which would be teachers and nurses, di ba? Primarily women yan, di ba?
receive 10,000 pesos less than the salary of somebody na similarly situated sa kanila na four-year course then, mm-hmm. which would be a soldier dominated by men. So ang sundalo 10,000 pesos more ang salary than mm-hmm. than a teacher or a nurse. 4 years pareho nagtrabaho yan. Ang katumbas na sweldo ng teacher at nurse na nag-aral ng apat na taon at nag-board exam pa. Mm-hmm. 'Di ba? Baliwala ang course nila kundi sa pumasa sa board, right? Uh-huh. Would you believe ang katapat nilang sweldo is private? Na hindi man lang nakatungtong sa college. So those are discriminations outside of sports. I mention it because when I talk about sports and explain that women have to break down barriers in sports, it is symbolic of also breaking down barriers in other aspects of our life, which exists even up to today. Kaya yan po ang pang mga pinaglalaban ko in the Senate na we have to realize that women and men have to be paid equally for equal for the same for quality work that they both give. E palibasa kasi decades ago, ang gumawa ng mga batas na yan na setting salaries were all men. All men yan nga. Men made the rules eh. So that's what it is. But that's why I'm happy with my job. There's so much fulfillment kasi I'm able to use my love of sports, I'm able to use my experiences to try to craft laws and change laws that are discriminatory. Kaya pala sa London Olympics, meron ng boxing sa mga babae for the first time. Ah, talaga? Meron na for... See, there you go. And again, if you think about it, these women, di ba? And ang pride natin dyan is ang gagaling din ng mga Pinay boxers natin, right? Oh, champion tayo. Right? So, until London happened, they did not have the ability to be an Olympian kasi walang venue and now they will have so in that sense that equalizes opportunity. One of the laws that I worked on, author ako, yung Magna Carta of Women, nilagay pa namin doon na women must receive equal prize money as men. And I think this is the best venue for me to tell it. Your listeners are either sports organizers, di ba, mga ibang sports journalists. Please remember that po, no? Na that is now a law that women must receive the same prize money as men because we work just as hard. Pareho rin. No? Yes. Tama naman. Parang usual yun eh, no? Pag gumawa ka ng prize money, ito sa lalaki, tapos mas mabilit na konti sa babae. Parang ano, di ba? Token eh. Minsan ang dinadahilan po nila is, konti lang ang nagpa-participate ng babae. Well, that's the best way to continue that trend na mas konti ang magpa-participate kasi wala man lang premyo or you know, parang something to look forward to. So so that's in the law now and we're hoping that this will be followed kasi yun nga, women work just as hard to excel in sports. Maraming salamat po Senator Pia. Napaka sarap na kakwentuhan kayo dito sa aming palatuntunan. Eh masarap din kayo kakwentuhan. So anytime I can add any value to your show. I'm just a text away. Sasama pa rin kayo sa mga ano ha, sa mga takbuhan ha, kahit na ito nga eh, alam mo bang fourth week ko in a row na sumali ako sa 10K kasi like I said, distressor ko na rin 'yon. And hindi ko lang nabanggit no, pero after nung Pinay in Action sa Mall of Asia kahapon, lumipad ako ng Davao kasi this morning. Kailan? Kanina kagabi. Kahapon yung Pinay in Action, 'di ba? Saturday. Tapos lumipad ako, pumunta ng Davao kasi this morning, Pinay in Action, araw ng Davao, Pinay in Action run sa Davao. So, makuna naman kayo doon. Makuna ako. Kaya, alam mo yung katawan ko, nasasanay ng gumising walang araw. So, but, it's my way of celebrating kasi Women's Month ngayon. I need to say that on your show. March is Women's Month. So, sabi ko, sige na, bugbugin ko na yung sarili ko to be able to promote the cause of women. And I thank you for giving me that opportunity. Thank you so much din po, Senator. At huwag kayong madadala dito sa aming palatuntunan. Maraming salamat. Mga kaibigan, di pa kami magtatapos rin. Magbabalik kami. Pag-usapan natin yung iba pang mga katanungan dito. Ang dami na kagad tinext dito sa atin. Mula sa Sultan Gudarat, mula sa Isabela at kung saan-saan pang lugar. Magbabalik kami ng Ruel Vidal makalipas po ang ilang paalala.